Okay, so ito nga, kanina, very close fight yun, nakita ko yung ating game one action. Pero SB, they were able to finish it strong. So, ang naging bakbakan na yun, syempre, nag-broad pick dito yung SB. Oo. Tsaka yung pressure din kasi ng broad sa mga side lanes. Well, usually, ito na yung nakita natin sa mga previous games ng CN, no? Sobrang ganda din ng broad pick. Kahit sabihin natin na nagpalit yung skill nila, di ba? Yung dati niyang ulti na sa first, and then yung dating first skill na naging ulti na. Which is sobrang sakit ng broad dito sa patch na to. Napansin ko rin kasi yung broad, which is most of the mga offlanes ngayon, halos nagbo-brood din. Like, katulad nung kanina, ang ganda nung ginagawa doon ni Andrew. Pero the fact na yung tingaw may ano doon may chance yung Signal Ultra doon sa game na yun. Yung sa mid since yung tingko nagka-error lang sila or may miscom lang sa part nila. Okay. Understandable naman, and tingin ko yung Signal Ultra din parang mag-overextend na sila. They were really excited. Okay, natutalo na natin tong team. And then, little did they know, bigla sila na-surprise nga ng SB that time. Pero, ito ha, first two picks ng SB, tingin mo, support Gyro to? 10 seconds remaining. Tingin ko, may possible kasi, pwede pa yung flex pick tong itong Gyro character, same goes for Alchemist. Kasi adjustable pa yung dalawang hero na to Pwede silang magdalawang card dito, di ba? Team back. Pero kasi, pero, kung gagawin nila yung dalawang card, greedy. Sobra. Medyo greedy. Pareha sila magpa-farm dyan Diba? Unless this Alchemist is a post 3. Yan. Possible. Pero sa patch na to, di na ako masyado nakakita ng Alchemist offering. Tres. Tres. Di masyado. Di ka siya masyadong patok sa meta na to. Well, mostly kasi nakita natin na offering. Puro initiator talaga, like accent or ganyan. Yep. And which is Signal Ultra, binanned out nila dito yung center. Isa sa mga go-through hero nila to pero instead binanned out nila to. And knowing itong Signal Ultra, wala pa silang napapanalo na game Wala pa talaga. And kung titignan natin, si Signal Ultra, kalaban ngayon yung kanilang former carry which is Abad. And kapag hindi nanalo dito yung Signal Ultra against SBE, that just goes to show na kapag wala si Abad, hindi maka-asi yung Signal Ultra. Parang ganun ang dating. Ganun magiging dating nun. Kumbaga, kahit Signal Ultra, yun din mararamdaman nila. Kasi, Abad is doing good with SPE. Ganda yung nagiging performance niya. And, dati naman, sa previous season, Abad with Signal Ultra, maganda din performance ng Signal Ultra. Diba? So, Abad is not the problem talaga. Pero tignan natin kung paano nga ba mag-comeback yung Signal Ultra dito. Syempre, they're still one of the noob teams dito sa PH. Radiant team pick. Tsaka, parang no bearing na kasi itong laban na ito, JB, Yung SB secure na talaga yung still nasa pa rin sila, lower division next upper, season. Although division. Signal Ultra, well, Signal Ultra, they will eliminated dito sa ating sa ating season 2. So if ever na makapasok ulit si Signal Ultra, kailangan nila mag-open qualifiers. Yan ang nagkakamali. Yep. Pero ayun nga, anyways. The thing here is, wala mang bearing itong game na to. Kapag nanalo yung Signal SBE against Signal Ultra, meron silang chance mag-move up ng ranks dito sa standing natin. Diba? Pero wala nang placement na paglalabanan. Ang ilalaban na lang nila dito would be their cash prize. Radiant team. Diba? It's either tumaas or tumaba. Yun lang naman. And Enchantress pick dito for SP. Probably it's gonna be post 5 or which is sa ibang region nakikita din natin tong Enchantress na ginagawa din like sina Taiga, di ba? Even though sa OG din OG ba yung sa yung kawali? Ay, hindi! Pwede sa ibang team to si Sep, ginagawa rin niya rin sa position 3. Razor! Parang play XP pa. Oh. Okay, Razor. Parang in-anticipate nila dito na itong si Alchemist magiging carry. So, pwede kasi itong Razor na to sobrang flex Any lane, pwede siya. Basta melee heal.
Okay, so that's a great pick for Signal Ultra. Jamesy, gumagamit din naman itong Taser. Abing, gumagamit din naman yan. Pero ay, magiging sagot ng SB dito. With this, ano, with this Gyro pick, for actually, high pick Gyro to, hindi ko alam kung kikikerry pa nila. Tapos mag-meet na Alchemist. Meet Alchemist. Carry Gyro, pero sa Alchemist. Mga... Pero sa mga hero kasi, hero pool kasi ni Bab eh, ang napapansin ko kasi yung tempo controller dito ng SP. So, ayun nga. Parang hindi niya kasi 40 yung mga ganitong hero na mid eh, like yung mga items kaya. Yeah, maybe may TA pa rin sa pool dito sa SB. Kaso parang medyo greedy eh, kasi kailangan pareho silang kukuha ng stocks eh. So, kukuha sila, yeah, yung kukuha sila na hero. Mm-hmm. 10 seconds. Pero probably pwede siya kumuha hero na like mga Void Spirit, ganyan. Pero which is pinanap naman dito ng Signal Ultra. Papang pwedeng against K-Pop dito. Actually, Storm pwede rin. Pero ayun nga, isang Dream, yun nga lang, Dream Coil plus yung Hex pa dito na itong sila. Yun. Medyo ano, Awichi nga yun. So, na hero na magalaw din eh. Na yung sa mid laner na pwedeng fit dun sa playstyle ni Bob, yun yung kailangan dito na SV. So, naniniwala sila dito na off-lane na lang ang kulang dito ng Signal Ultra. Pero SBE, medyo sari-sari pa nila eh. Isang Slark, isang Mars. So, they're really anticipating this Razor to be a flex pick, a flex one from Signal Ultra. And SBE just wanted to, you know, negate that potential. Na kailangan lang natin alisin yung mga ayaw nating mga off-lane at saka carry. So, sino kaya ang ilalast ban dito ng SBE? 10 seconds remaining. Probably carry. Or siguro, pwede rin naman i-adjust yung Razor sa carry. Pero kasi, like, kung mag-i-favor yung Razor, magiging carry dito, is, pwede, ang magiging lineup na Signal Ultra is more on, ano, mid-game potential. Kasi yun, dun magiging online yung Razor dito eh. Once na nag-late game siguro, may chance na mag-follow up itong si Razor. Kasi Alchemist din kasi to eh. Since yung Alchemist dito, sobrang bilis mag-farm kapag uncontested yung kanyang laning phase dito. And syempre, pinaka-importante dito yung stocks, kaya doon nagbe-benefit talaga dito yung Alchemist. Okay, so... SB, sino yung last pick nila dito? So... Wait, the Shrock ba na nila? Oh, mid lane din nandito ng Signal Ultra. So, talagang tingin nila sa Alchemist ngayon is off lane. Parehas kasi hero to niya bat eh. So magdidepende na lang dito kung last pick dito ng SB. Pero probably clockwork ni Owa na to, diba? Tapos 5 Enchantress. 5 Enchantress. And kung titignan mo, Gyro together with Enchantress is a very strong lane. Ma-enchant lang sino man yung katapat niyan. Sure slow talaga, palalamunin dito ng Rocket Barrage. Meron pang kasamang homing missile. So, they get potential on the bottom lane or on their safe lane would be somewhat great kahit pa paano. Tama. Tama. Kahit sabi mo, mas static link ka eh. May slow naman dito ni Enchantress, no? Parang hindi na may chance na, no? Hindi magiging full potential yung kanyang static link dito. May full duration pala, I mean. And, eto ha, kung sakali man, alam ko nadidispel yung damage na nakukuha ni, ano, ni Elder Titan. Razor, yung ano, diba, kung sakali, yung Astral Spirit, yung additional damage might be negated by Enchant alone. True. Sa laking factor talaga ng ano, Enchant eh. Pwede kang kumuha ng Crypts eh, no? Lalo na pag nakuha niya dito yung RP. Kaya mga ras eh, sa lane. Medyo bossed yan pag nakuha ng isang Enchantress yung gano'n na creeps. Radiant team pick. Okay, Red Spirit mid. For Signal Ultra naman, Legion Commander off lane. Okay. Alright. Cool. This is a great hero. Kayang i-hold si Red Spirit. Kayang labanan ng Alchemist kahit paano. Diba? Oo. So, isa din sa hero to ni Bob eh. Which is nakita ko na rin siya sa pubs nitong ano, itong Earth Spirit niya.
Which is naging effective naman, pero let's see kung gagana ba dito sa ating game number 2, guys. Pero ako sa draft wise dito, magandang early na Signal Ultra eh. Kung mapapagana ba nila yung Razor, kasi yung Razor, feel ko, mag-change nito eh. Tatapatan nila itong Gyro, pwede. Oo. Pwede nilang tapat si Gyro, pwede nilang tapat si Alchemist. So, I think depende na lang dito kung ano yung trip dito netong si Big. Kung magta-top lane siya, kukontest na dito si Gyro. Feel ko mahirapan dito itong si ano eh, si Abad. Sisip-sipan lang siya ng damage. And syempre, nandiyan si Ares na kaya niya mag-provide ng ano eh, harassment with that stance. Depende na lang dito sa Signal Ultra kung ano yung magiging trip nila dito. Pero for SBE, they've picked out this Enchantress as a post 4. And gaya nga nang sabi ko, he's really great against Elder Titan. So they really wanted to negate this Elder Titan as much as they could. Kaya nila ililane or itatapat si Enchantress. Yeah. So yung Alchemist dito magiging utility item, no? Like, pwede siyang hood, pwede. Pwede rin siyang mag... ano kasi yung Solar Crest din pala. Pwede ma-provide ni Alchemist. Yeah, that's good. That's good. Pwede talaga yun ngayon, lalo na sa meta natin. Solar Crest, naka-sale. Susulitin hanggat naka-sale pa ang Solar Crest. Pero yun nga, kapakilala po namin ang mga malalaro at makaramuna sa side ng Signal Ultra. We've got Abing dito sa kanyang Razor, Eris for that Lion, Van and that LC, Jamesy sa kanyang pack, at Grimms sa kanyang Elder Titan. Dito naman sa side ng SP, Zenki para dito sa kanyang Clockwork, Abad para sa Gyrocopter, Bob para sa Mid-Earth Spirit, Samael para dito sa kanyang Enchantress, and si Rick lang sa Alchemist naman for Enryu. Okay. So, kanino ka dito? Sa papabor ka ba doon nga sa early? Magwaban nila yung SP Pivili. I think, pero on draft wise pa rin ako pag-uusapan dito. 30 seconds to battle. Sa early ako, sa Signal Ultra ako. Pero pagdating sa late game, kapag di ang contested itong si Abad, sana ako dito sa SB. Kapag, like, pag 21 minutes, tapos na item ni Abad, mahirapan na silang patayin itong si Alki. Tsaka, pero sa game knowing na to. Sa game na to. Sa game na to. Tingin ko, SB ako dito. Yeah, SB ako dito. Tingin ko 2-0 to. Feel ko 2-0. Okay. So, tingnan natin kung ano nga ba magiging ganap. Pero ako din kasi, yun din naman yung ano, yung tingin ko. Hindi naman ako tawag dito. Hindi naman ako sa hindi believer dito sa sinabi nito si Luigi. Totoo naman. Diba? Kasi SBE did play better on their game 1. So, masasabi natin na baka dala nila yung momentum. Diba? So far, okay naman yung ano eh. Yung performance naman dito ng SBE eh. So nga lang, dahil may mga times din na ano eh, na parang nagkaka-miscommunication din sila sa mga teamfights or paano nila makukuha yung timing ng kanilang items dito. Tsaka yung engagement din minsan, yun yung parang nagiging problem din ng SB kapag sa decision making sa teamfights. Parang ano eh, kadalasan slapping nakikita ko yung laro nila lagi pag sa mga teamfights. Parang di mo masabi kasi sino yung po-focus nila eh. Yun lang yung parang problem lang dito ng ano, ng SB minsan sa mga recent games nila. Yan. Pero pansin ko yung ginawa nila dito. Pero yun nga, as I was saying, pansin mo yung ginawa ng ano, ng Signal Ultra, iniwas nila si Elder Titan. Nilagay nila sa offlane, and then si Lion ang kinonect nila kay Razor. Diba? Which is, other than iniwas nila si Elder Titan din nga kay Enchantress, Lion would really help with si Razor sa laning. Diba? Disable-wise, maganda. Harassment. Diba? So, yun lang naman nakikita ko. Pero sa bot, okay. Ayun na, sinasabi natin, mataas ang kill potential, ubus ng damage, mapapatay pa. That's gonna be the first blood. By Abing. And the atmosphere is electric. Phoenix Bet, do not forget to register on our registration code. WX. Yep. And kung may tanong mga kayo regarding Phoenix Bet or cash in, cash out, PM nyo lang yung Phoenix speech mga sir.
And siyempre kung bibili kayo ng voucher, yan. Pero ang maganda sana yung plano dun yan eh, Rockwork. Papadenay sana siya kung naka-revenge first blood. Pero yun nga lang, hindi siya tinamaan ng golem. Ay, pero bakit gabi sa app? Okay. Pero may fairy fire pa din si James eh. Bob naman nakapag-bottle up siya dyan na ng kanyang emosyon. So, magiging goods lang siya dyan siya by mid lane. Okay. Pero parang ano lang eh. Tira-try lang yung ma-attempt dito si Pak. Kaso, likod kasi ng Pak kapag nakapag-p-ship eh. Parang magkakamali ka pa ng gulong dito eh. Ano? Itong si Yard Spirit. Pero uy, si Van patay. Dito sa box, sa mid top lane. Nagkita ko yung ginawa ni Enchantress, nakakuha ang damage sa Elder Titan. But with just a snap, tanggal agad. Diba? Tanggal aray, sabi dito ni Enchantress. Oo. Uy, pero Endo yung Snitzer. Kaso makapag-out naman. Yun lang yung ano, yung delikado lang dito kay Envy. Dahil lang mini hero siya dito eh. So ang panglasit lang talaga niya yung Axie Spray. Pero uy, wait lang. James C, isa lang na dodge na doon kasi technically that was Bob's mistake. Yung gulong niya that time is not really on point. If ever tumama yun, Puck could die and that would give them the advantage. Pero di pa naman uli ang lahat. Magkaka-farm at magkaka-farm pa rin naman tong mga to. So tignan natin kung paano lang magpo-progress. But there's gonna be a big missile para kay Pan. Hi. So ngayon, goods naman yung leaning phase ni Abad. Kaso kung last hit wise, nakaka-last hit naman dito si Ares eh. Since yung kanyang first kill, minax out niya dito. So ayun lang yung magpalugin sa farm kay Abad. Okay. Earth Spirit. Tignan natin. Pero yun lang, may water run and makakuha ni James. Yes. Pero okay lang, at least dalawa to. Pero pwede pa kasing sting ni James ito eh. Okay. Sting yeah. Na ata. Ah, hindi. Ah, yun lang. Okay, nakuha. Wala. Sting lang. Mama mo na yung kanyang boulder smash. And then the rolling boulder connected for Jamesy. Jamesy is going low. Tamang hampas lang dito itong si kaibigan Bob. While that's happening, Abad's core was taken out there by Grimms on that Elder Titan. Bob, alam niyang may potential siya dito na kaya niyang patayin itong si Puck. Pero mukhang wala. Palag-palag lang sila dyan. Kumbaga, gather lang ng XP. Play safe at the moment. Ano lang, basta pangat yung position ni Pak, katry niya ito dun ni Earth Spirit. Ayan. Parang both for both mid laners, magkamali lang isa sa kanila, advantage yun ng isa. Okay. Abad, level 5 already. Pero nag-stuck yata itong si Samet. Ay, sakit yan! Dahil lang, pag ikaw lang mag-isa, ayun na, Henry patay. Henry was taken out here. Pero hindi ko sure kung maganda ito nangyayari ko ngayon. For SB kasi signal ultra laning somewhat going good. And kapag ka nagtuloy-tuloy ito, signal ultra timing, pwede nilang ma-hit yun. Nang mushroom aga-aga. Kaya pag lumabag din si Van dito, makuha niya yung big dagger ng mabilis. Kaya lang, pwede yung si Pak or si Pak LC, pwede silang mag-combo dito pag si Pak makuha niya yung timing ng item niya, same goes for LC, dagger lang into duel. Tsaka meron din silang factor na finger dito eh, so kaya nilang mag-burst ng isa. Para itong si LC, mag-collect siya ng mga duel damage. Yep. And pwede na yan. 6 minute mark. Anong nga item kaya ng isang pack? Yun yung ano ko eh, yun yung na-intriga ako dito. Mag-witchblade ba siya? Pero habang nagtatanong tayo dyan si Ares, tatatuhin, patay pa din, tsaka pa rin. Stop jungling, let's push! Henry, nalaso! Tsaka, ayun nga, going back dun sa tinatanong mo yung pack na item. First, nakita ko na rin magpack si James kanina eh. Yun lang yung first item niya, yung Witchblade. Tapos nagtatransition siya minsan ng burst damage na pack. Hindi siya kumukuha ng fishy patak. Bago siya, I think bago tong game na to, nagpack siya ulit. Nagpack siya eh, bago siya maglaro dito sa tournament. Kanina lang. Okay. And mini-spam out talaga tong ano, hero na to. Yeah, pero wait. Nakakaroon nata ng bigayan muna din mga kaibigan. Pero, GD!
Helldiver JMC would give him slight of an advantage. Well, for Bob naman, mga Zeb, ang magiging puhunan niya dito mamaya would be his rotations. Do same lang sila ng isang pack. Pero kasi, mas gugustuhin mo as an Earth Spirit na lumaban lang ng lumaban pa. Diba? So, Uchi lang din naman for the side of DSBE. Okay. So, sabi ni Stoy Fritz, Abbott was not the problem nga ba? Yun, dito natin malalaman sa ating game 2. Pag nanalo sila yung, pag nanalo SBE dito with the 2-0, eh mukhang ganun na nga. Ganun yung maging possible outcome. Oh, stats speaks for itself, di ba? Pero good thing dito for si Galotra. Meron naman silang vision dito sa may jungle camp. Ito kasi maganda eh, kapag ano ka, kapag isang region side ka, yung clip dito, pag nakita mo yung pag may ward ka dito sa banda, ano eh, ang lawak ng information mo kasi yung mga stacks eh. Usually, hindi ka nag-i-stacks yung dire eh. Sobrang rami. Lalo na pag may mga, yung mga post fight mo, laging wala sa lane. Usually, ganun yung ginagawa niya, stacks lang lagi. Lalo na, gyro counter okay to, pwede siyang kumuha ng stocks agad. Truly, ay gulong nag-mintis pair with that silent gem of netiquette with Meg plus that gulong magic. There it is! Demagnetized the first on Ares. Pero mga kaibigan, tamang reset. Inabot Jamesy. Jamesy gets blown. Because of that enchant, tumama pa nga dito ngayon ng boulder smash. James is going low, but he'll be able to escape right there. Ay, hindi na niyo masasabihin. Ang magnetic damage. There's gonna be Team Bob being stuck. Meron namang mapapatay na mid laner dito ngayon. Itong Jamesy with that user orb. A good kill from Jamesy right there. Tsaka nawala din bato dun si ano? Si itong si Earth Spirit. Na-try niya mag-reset yung ano dyan eh, magnetize. Tingin ko kung ilang bato yun. Or makita niya agad niya itong spot dun sa gulong. Oh. It's possible mamatay siya, pero yung speak yung patay. Kung si Grimms yata mamamatay para sa Mael, nagtatago lang siya. Kaso teka lang sa Mael. Spotted. The stomp did connect. This is a setup for Samael right now. James C dealt a lot of damage bago pa man lang magising itong si Enchantress. Pero Lion is here. But they are being delayed by this Enchantress. Sabihin natin patay man si Enchantress dito. It took them a lot of time. Guess just to see more. Ang hirap din kasi pag merong ano eh, merong heal si Enchantress. Yung kanyang third. What if kung merong pang ano yan? Kung merong pang untouchable. Lalo na di makakatira dito. Makakapag-right click yung mga melee heroes. Well, usually yung nightmare ng ano eh, ng mga melee heroes at nung si Enchantress. Sobrang hirap pa, sobrang hirap niya patayin pag may untouchable. Lalo kung wala silang burst. Pero the story of SB, I think they do have a chance or they do have a way of killing that one. But Abbott taken out there by Jamesy. Okay. That's the carry. So, tsaka checkmate siya dun sa ano na yun, vision na yun. Kita dito na si Galotra na nagpa-farm lang siya. Dito sa may area na yun. Radiant's bottom tower is under attack. Okay, okay. So, tingnan natin. Ano nga bang mangyayari dito ngayon. Earth Spirit, he needs to step up his game for him to be able to give some space para kay Abbott. Makuha niya yung proper form. And you take it down by Abing. And I think we might see a game 3. Yun yung nakikita ko kasi sobrang smooth sailing ng Signal Ultra. Pwede nilang ma-hit yung timing nila in no time. So, that really favored them. Jamesy, maganda rin yung laning stage niya dito eh. Halos lane dito ng Signal Ultra, maganda eh. Yung LC, okay naman yung lane. Razor, which is in general talaga, si Razor, mapananalo talaga sa laning stage yun, lalo na ang kalinya dito si Alchemist na off lane. Pero ang BOT naman yung si ano eh. Sobra. Tsaka ano din eh, Alchemist offlane, hindi siya, yeah, ano, makapag-farm ka, pero I think depende rin sa mga kalin mo to eh, like, yung Razor, di ka talaga makapag-farm dyan, ang aasahan mo lang dito yung acid spray, tapos, pwede din niya makuha yung creeps, di ba? I mean, yung isang creep rate. At saka, lugi ka nga dito sa isang Alchemist. Ayun nga lang, siguro, ang plan siguro nila dito for SBE, all-in sila kay Abbott eh. Kasi yung Alchemist dito, mag-item like yung mga Solar Quest, ganyan, di ba? Tsaka Pipe. Right.
think 5 goods din para din kay Pac. Kasi sakit mo lang dami siya mapupunabay niya na burst. Eh. So goods dito yung 5 for Alchemist. Okay. Or pwede siyang kumuha ng Uggs, no? Actually, Uggs pwede rin para walang problemahin itong si Gyro na isa pang item. Para mag-focus na lang siya sa, ano? Focus na lang siya sa, ano, damage item. Yep. Pero, that's one way to look at it. Pero, I don't know, siguro, Alchemist mag-shard din siya dito. Aghanim shard, that will also help. SBE, Scary, which is from Stero Copter later on. Yung, nakalimutan ko ng tawag dun eh. Sa shard ni Alki. Hindi kasi masyado nagagamit yung potion. True. Ako na eh, parang yung ibang aghanim shard ng mga ibang hero, parang na-overlook natin, no? Kasi hindi masyado gamit eh. Depende lang siguro pag, ano, pag late game na, yung super late game talaga. Siyempre, pwede ka lang makabili ng ibang item. Pero yun nga, Alchemist, going for Aghanim Scepter, and I think ang magiging casual ay magiging priority niya dito itong si Abad. Kasi siya lang nakita mo, eh, first priority na Aghs, instead kay Earth Spirit, kasi sa Earth Spirit, yung Aghanims nito, yung ano eh, magagawin yung batay ng hero, pero wait lang. Okay. Thank you, okay. Alright. Teka, papatayin ko niya, maubusan ng mana dito itong si Zenki, there's still this up. This could be a duel, mga kaibigan, and the burst! Pero it took them 3 ults. Ultis. Yeah. Which is not very long. Kumbaga yung kailayan lang naman matagal na ulti dyan. And doable pa din the first signal ultra. But, for SP kasi kailangan nilang, alam mo yun, magising. Kailangan nila sigurong at least mag-chill. Lumalo sa map. Oo. Hindi, kailangan mo nilang mag-chill. Performin muna nila dito si, ano, si Gyro. Tsaka makita mo sa lineup ng SB dito, hindi sila yung hero na ano eh, yung sobrang aggressive eh. Yung offlane din nila, hindi siya yung ano, like mga center, mga nag-initiator bigla. Ang nakikita ko may initiator dito, itong si Bob eh. Since itong si Earth Spirit, mid lane, then gugulong lang siya agad. Siya yung magdidetect siguro sa teamfight dito, and si Enryu, more on protect lang dito kaya Abad siguro. Dahil nakikita ko sa teamfight sa entry nila. Pero mag-view naman ito sa siya. Sa totoo lang, nandito naman talaga yung ano, ganap nila dyan. At saka, ayun na nga, auto-ags dito ngayon sa Alchemist. And pa... teka. Makukuha ba niya? Makukuha na niya. Ang aga ng aga ni Mr. Gyrocopter if ever. Anong item ni Gyro? Ano? Maelstrom? Pwede silang lumaban agad. Maelstrom. Oo. Pag nakapag-SNY at mamaya, medyo mahirap nang mapatay. Let's hear it. Garing sa nang. Auto duel. Easy duel. Auto duel damage talaga. So wala pa ako meron siyang auto damage coming from that ano eh. Earth Splatter eh. True. Ayan si James, sino kayo? Wala niyang siya lang mag-isa dito ah, pero ayun na lang. Kaya niya kasi makapag-dodge ng dito. Spells kay Hookshot. Pero yun, speaking na bulti. Para kay Clockwork. Okay, we'll play around. Ayun na nga. Wala, nasecure na mga kaibigan. James, he's got the dominating streak. Ang mga pag-out naman. Itong si Abing. Di siya ayun yung nagiging problem ng signal eh. Wala silang ano, tower pusher. Sobrang hirap nilang, like, nakapag-defend pa dito itong SB sa kanilang mid lane. Ay yung mid lane tower nila. Hindi nila basta-basta yung bibigay. Tsaka ang hina din ang damage sa tower dito kay Razor. Unless kung makasave siya talaga ng full, ano, yung full link. Tama. Pero, uy, ganda ha. Talagang all-in sila dito. Enchantress went for the solar test. May aganin sila dito itong si Gyrocopter because of this. Alke. Diba? Si Clockwork andyan lang para po muna. Okay. Sarap ng buhay niya ba talaga, pero lang. Ooh! Matay. Grabe yun. Pero kung titignan mo yung net worth natin, nag-up na ng 3K. Nag-up na ng 3K yung net worth nitong si Gyro na kanina, sitting at 4th
Dire's top tower is under attack. Fort na, network. Tapos, nung nagka-agalims kay Agnes dito, di ba? Nag-boost talaga yung farm niya. Which is good para, yun nga, para mapag-boost yung farm. And ano nangyayari kasi for SBE, kahit magkapimpi ka sila dito, as long as si Abbott makuha niya yung timing na item niya dito, boost pa rin dito yung SBE. Kumbaga, all-in talaga sila kay Abbott dito. Parang protect ko yung nangyayari, pero yun lang, Ares matay. Sakot ng ano, magnetize, pero gugulong pa siya. Actually, good kill. Gumulong pa, pwede pa kumanap ng isa. Very beautiful looks at connecting para dito mga kay Chroma nating si Elder Titan. Ano, buy back para dito kay Lion. Kaso nga lang, nakagulong kalayo. Ba't ang gulong? Ulit mga kaibigan, very, very beautiful commitment topic from SBE. Now she is dead. Meron pang buy back dito ngayon si Lion. Pero another buy back dito si Elder Titan. Well, we'll be top. Nalaman pa rin naman kami sa dito ngayon ng SBE. Eto, kung si Chroma, Giant na patay. Pero eto, si Razor. Pwede mayari, but no, sabi nila dito kayo naman siya, at nga lang, SBE overextended right there, and they will be taken down. Pero kung iisipin mo, naka 3-4-4 trade? Tama? Yup, 3-4-4, tama. Napatay ba nila yun? Buyback. Second time ko ba to? Hindi. Buyback? Hindi, hindi naman tayo pa. Okay. Buyback lockdown, Lion, Elder, Titan. Yup. Tama, yung dalawang support. Ayan. So, tatlo for... tatlo for... Dadali ng dream ko niya, dadali si Jinji. Kasi nung that time, umiiwas siya eh, kasi wala pa siyang dream call that time. So, nung that time na nagka-dream call siya dun, nag-bring gauge agad dun yung signal contract. Pero nakita ko for SB ah, once na matay si Abbott, wala na silang damage. Siyempre, all-in sila dyan eh. Kaya kailangan pa nilang matagalin yung buhay nito. Ni ano, yep. Ni dahil si netong si Gyrocopter. That's why they will farm up for more items. Pero with that clash, sabi dito na SBE, kailangan pala, nakita na ng SBE yung butas nila. So, alam nila kung paano yan tatapalan. Tignan natin ano habang magiging sagot nila dyan. Dire's bottom tower is under attack. Pero good item choice dito for Abbott. SNY, malilesen yung duration yung duel and syempre yung lockdown din kasi dito ni ano eh, nila yun eh. Yun lang yung nakita kong maganda sa SNY. And syempre yung dream call, once nakapag-agin yung scepter to, pwede niya i-cut yung dream call, malilesen yung ano, yung duration. Yung nga lang, matatangkin niya yung damage. Pero ano pa rin, feel ko BKB pa rin. After ng ano, after ng SNY labat. Bits pa rin yung BKB dito. Okay. Kailangan niya lang na, kailangan niya lang ng ano, status resistance talaga. Sa ngayon, para din tumagal siya. And oops, there it is mga set, magkakabigaya, Jinky. Will be taken out. Pero alam na ngayon ng SB na okay, nasa baba karamihan, let's try to show up the top lane. Ganun nga bang gagawin nila? So, don't think na, no? Sila, makapag-push na, eh, ay, 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 MOM! Tapos talaga. Ay! Buhay mo talaga, tapos... bilis nung ano, tapos so, pero, ano, no? Naling? Ah. Pero ganda ng ano? Ganda ng item chase na itong Sword Spirit is going for the BKB. Tsaka good si BKB lang ito pag sa Tinkle dito eh. Grabe movement speed. Lion. What? 549 movement speed. Yes. Yung, just oh, kay Razor. Si Razor. Oo. Tsaka may win distance eh. Uy, pero naduwal na naman si Sage. Not what you expect. Ito kailangan ko nila iwasan. Ito yung kasamang mangyari, yung namibigay sila ngayon ng free duel. Well, hindi nila may, hindi nila ano eh. Kailangan kasi mag-work pa rin yan. Mag-lockwork, pero... there's BE Blade, they're going for quad. Gigat Silas, but with the press the attack, to prolong his life. Wala pa rin nata sila dito ngayon, SBE. Attempting to buy once more. They will try reset. Ito nga, 3-2 action. LC together with Razor, pero first yung takad siya naman mga kaibigan para mo setting lang yung SPE. Pero LC, naive late, mga set, Elder Titan, Sergeant Zeta, SPE lang, nakawalan, Zeta is down to Avalos Hall, and Rio sumama pa, no damage now for SPE. No, so, pero namatay dun si Puck,
kinain niya dun yung Rakat Barat. Ang damage hindi niya. Pero good siya for Sigan Ultra. Kasi nakapag-stamp agad dun. Nakapag-stamp si ano dun, si Eldritch. And then yung, nag-connect din yung kanyang Earthspeed. Tapos niya si Abad and mukhang makipitas pa nila itong si... itong si Scrims pero duel. Boy pa dito si ano, si Bang. Ako, medyo nagulat ako din pag dito ha. Kapag pwede kumapit, tulong stacks mga kaibigan. Doon gumanda yung trade. Kahit pa paano. Oo, oh, ano? Tatlo, no? Tapos, yeah, parang bawi na rin doon yung ano, SB. Even na matay si Abad doon. Medyo nag-overstay din doon yung Sigal Ultra, yung tatlong hero nila. And then wala lang silang vision doon eh. So, hindi nakita dito yung movement doong itong SB. Yes. So, Razor going for... mag-hide pa siya dito? Or... ang gulo ng item na, no? O... meron siya river, pero... baka ano to? Heart, siguro. Dito heart? Ay, na-heart? Ay, hindi, satanic ako okay. Satanic, para merong ano, meron ding... ano ba yun? Dispel. Lifesteal. Ah, dispel. So, isa din na buff yung ano, no? Parang yung dispel talaga. No. Yung lifesteal din eh. Tsaka di kasi yung nadidispel ngayon yung itong satanic eh. Yung maganda dito sa attacks. Dire are scanning. Kaso SBE... uy! Patay yata na naman si Shanky! Shanky again! Kanina ka pa namibigay ng duel! Oo! Yun lang! Yari talaga! Wait! Net off, wait! Itong sigla ako! Oy! For Alchemist, use top his own! Again, static click! Oh, hindi ko na damage with that static link! Ako mo! Napakasakit! Tulong ko lang tinamahan na pagkat ng stun kasi malang patay pa din siya dyan. I think this is the game. Oo. Dahil ko tayo nga nung ito, Abby. Walang papatay, walang papatay sa Razor. Sobrang likot ng bomb. Okay. Oh, yun. Pero, akating. Ano pa sobra? Nice pick. Denki na naman. Nakapatay mga kaibigan. Kakabuhay niya lang. Gun, pero tiga lang at mga po ngayon. The BKB of the Dino Copter expiring and duel. I guess this is it for the story of SB. Pwedeng itire-trade mo, they're running down these guys. Weapon for everybody! Pero hindi pa itatawag ng SB yata kasi alam nila meron pa rin silang farming potential. This is still Gyro. Hindi pa din naman nakakaakyat sa high grounds yung Signal Ultra. Sobrang overextended din sila dun sa mga team fight eh. Kaso yun nga, for Signal Ultra, wala na papatay sa kanila eh. Nakuha na rin yun na yung timing items din nila dito. Tsaka parang nakukulangan na lang for, ano, for SB, yung burst potential eh. Wala silang taga-burst aside dito kay Gyro. Siya lang yung nagiging damage dito eh. And ayun na nga, speaking of, Bob daw. Bob, patay na naman mga kaibigan mo sa team Clockwork Illusion Disconnect. Ito naman, Bob, parang matabuhin yung iba kasi halang alpha mo pwede matang makin na mga kaibigan. Napagod naman talaga yung S2 dito ngayon ng Signal Ultra SBE. Naghihitahos. Dyer's middle tower. Sinapak. Not what you expected. Tala. Sa ngayon, every team fight. Napapabur lang sa Signal Ultra. Dyer's middle tower. Ganda din ng ano eh, nung item ni James dito. Nag-desa siya. Kasi alam niya nga na eh, kulang sila ng physical damage. Kasi Razor lang yung magiging physical nila. So, ayun na. Item choice for James, sobrang ganda with that Desolator. And papatong kasi yung ano eh, Witch Blade eh. Dun sa face attack, pero wala lang. For Signal Ultra. Dyer's middle tower has fallen. Grabe! Ginagawa naman dito na SB. Oo ha, parang malililgad dito yung SB. Oh, upset, Fever. Tsaka maganda, first win ka na Signal Ultra yung Fever. All in all, no? As in first win. Oo nga, wala pa silang naipapanalong game.
kahit game mo kasi 0-6, 0-12 ang kanilang score. Even a game, hindi pa sila nakakaisa. Saklap nyo. Tatatry nyo lang mas against 496, GXR, AG, Team Mystery. Ay, ay, ay. Last year, you know. Sana yung last game kasi yung Lela and Henry Yu. Ni Chichiko. Ako po. Ubus na damage niya. Mata ka pala. Pero after naman, nakapag-BKB. Kasi wala nakapag-duel dito ngayon. Ito dito pala si Gelsin. Kapag-duel after patay mo dito. Ito si Abad, mga kaibigan. Susunod na. Ito si Zengi. Another one. We'll go para dito sa Signal Ultra Games. Getting a double deal out of that one. 4 heroes dead na naman side ng SBE. Kahit sabihin mong hindi niya sinisipsipan dito si Gaeron, no? Basta may masipsipan lang si Abing, kaya na niyang baratan itong si Gaeron. Although mga si Van naman, nandiyan naman yung duel eh. So makapag-provide naman siya doon na hold. Grabe dito, first signal ultra. Sa ngayon, in general kasi, kung makita mo yung drop, lamang talaga yung signal eh. Yung ano nila, yung timing ng kanilang lineup, nag-workout naman dito. Kasi yung mid game nila, ang ganda na lagi ng ano nila eh, mga pitos nila eh. Pero uy, hope ka ngayon, hindi ka ano, matay. Ganda nung static click. Matay pa. Wala, nag-roma na sila. Uy, ganda si Ipa. Meron pang rest yan sa akin. They might not even go down to the event. Sapong yata po kami sa is this the site of the game 1? Is this the site of the game 1, mga Zeb? Good advice, okay? Good site of advice coming from Fok. Nagugulong. Wala nang maabutan. Actually, meron pa. Hex nga. Uy, pati. Site of advice. Pero BKB gugulong, wala nang masasagasaan, mga Zeb. Medyo masama. Load is there. Violence andyan pa. He's taking too much damage coming from Abad, but still Abad will be dead. Okay, they're still delaying the game as much as they could. As much as they could. Teka lang. Alchemist? Oh, yung ganda na stun? Oo. Pero, hindi masusulit yung Earth Splitter. Yep. Nakaiwas din. Diba? Flood din silang cool down din yung Radiant's bottom tower is under attack. Sumong ano ha? Signal Ultra, medyo so, dami nila overextend dito ah. This time nadali naman sila. Ano yung ano niya? Yung Echo Stump. Parang nakatagal siya, no? Ano yung nakalita to? Oo, oh, nakatagal. Shard yan! Mabubunta siya dun sa... Ayan, ano. Pag nakatagal yan, pag nag-Astral Step, Astral Spirit siya, tapos nag-stump siya, mabubunta siya dun. Ah, familiar with this movement. Ayo, parang swap. Swap ni Vengeful. Kasi di ko kadalasan nakikita yung ano eh, yung card ni itong si Elder. Kadalasan aganim sa gadget yung ano niya eh, item. I mean yung per item niya lagi. Para pag may nakuha siya ng hero, BKB din eh. Like 2 seconds. Grabe item. Great. Ang bilis ng ano, task niya eh, no? Oo. May moon shard, pag AC. Nagpapalo-palo lang. Ako na. Tignan natin, kasi. Ano? Ah, first to asset pa lang. So wala pang nag-rush for gold. Ayan, mag-smoke dito. Yung SB, pero makita nila si Van. Uy, hindi na naman tumama yung gulong. Okay, press niya, attack sa main duelo, mga kaibigan, papalag siya dito ng puso, kapos dealing, just down, just down, main duelo, physical damage, and there we have it! There we have it, GG will be called, diba? Sakto! GG na ako ng SP, mga kaibigan, they are going for a game 3. We will see a game 3 after 3. Ron, explain ko na rin siya ng ano, halos yung lineup ng Signal Ultra is mga on early to mid game and yun nga, nung mid game na nakakapitalize dito ng Signal Ultra kasi kung makita mo yung draft dito ng South Build, sobrang ano eh, passive nung kanilang lineup eh. Ang gagalaw lang dito si Bob eh.
Or si pwede rin si Senki, ya. Wait, kapag once nakapag level 6. Kaso, yung tatlong hero nila, hindi sila yung ano eh, yung hero na nag-rotate talaga. So, parang hindi nasabayan ng lineup dito nitong SP sa lineup doon ng ano, ng Signal Ultra. Kasi kung makita mo yung Signal Ultra, yung lineup na sobrang aggressive eh. Kaya na-hit na rin nila yung time nila. Kaya sunod-sunod na nun. Afterwards, wala. Si Abbott, siya lang yung damage din nila. And then, once namamatay si Abbott, wala na. Goods. Wala na silang damage. Kumbaga, ano no? Tunnel vision lang ginawa ng ano ng Signal Ultra. Patayin natin si Abbott, wala nang damage ng mga to. Diba? Yung mga gulong ni Bob, very crucial, hindi siya, wala siyang nasasagasaan na good hero. Kung tutusin. Diba? Yep. Well, meron, may mga times, pero hindi talaga sulit yung kanyang mga ruling boulder that time. Pero we'll see more of SBE and the Signal Ultra later sa pagbabalik natin dito sa QueenX page. Dahil magtitake tayo ng quick break before that one. But, for anything else, quick shoutout sa ating mga sponsors, Predator, Steel Series, and of course, PNX Bet. Do not forget to bet on your favorite games and register under our code, Lupon, WXA. Ariyon, bet responsibly, mga kaibigan. Ano ba yung iba nating sponsors dyan, Luigi? Yes, and syempre guys, The Armory, check it out yung mga ating merch sa Civil War, and syempre, may yung Onyx guys. Check it out sa ating Shopee, and of course, kung may tanungan na kayo, PM nyo lang yung The Armory speech, and syempre, Steel Series, and Elevent Active, guys, syempre, sa ganitong pandemic, multivitamins, ginseng, and royal jelly, try it yung ating, yung Elevent Active, mga sir, and syempre, yung Predator, mga sir, don't forget, sa Steel Series. So, yun na. Mga sir, marami salamat sa inyong lahat, sa mga tumambay, but we'll be right back for the Game 3 of this series. Diyan lang kayo. Big it up, yeah. Hear in my voice. Yeah. Here we go. Mga sinasabi ko, wag mo, hindi mo kailangan maging yung tao, bagay o siyang ano na hindi naman talaga ikaw. Gets mo yun? Yes. Eh kung sinamahan mo na lang siya doon. Tama yun. Kasi dapat yung judgment mo sa isang lalaki, hindi ma-generalize lahat ng lalaki. Kasi iba si ganito. Sa amin, no? Iba kasi ganitong lalaki sa ibang lalaki. Diba? Merong lalaki na strong yung personality, merong may humor pero soft on the inside, di ba? Iba-iba ang mga lalaki, guys. So, huwag niyong i-generalize. Huwag mong habulin ang hindi para sa'yo kasi kada hahabol mo, madadapa ka lang. Masasaktan ka lang, di ba? Hayaan mong ang pag-ibig ang humanap sa'yo. Yes! Pero, hihingi talaga ako ng payo sa kanila kung paano ko matutulungan yung tropa ko. Diba? Isipin mo ba lang kung gaano ka kamahal, ka-concern yung mga kaibigan mo. Siguro nga, ang kailangan lang dito, eh, syempre, communication is the key. Tama. Kung kausapin nyo, pwedeng, kayo nang bahala kung ano, kung sa gusto mo sa inuman. Mga sir, baka naman, mag-support na kayo sa Kuya Nick page. 99 pesos lang. Magkakaroon kayo ng stickers, saka may chance kayo manalo nito. Plus, may chance ka pang makasali rito. Kung paano, punta ka lang sa page at pindutin mo to. At sa mga ninong natin dyan, pwede na kayo mag-gift ng sub sa mga tropa nating nanonood din.
Pindutin nyo lang yung sub icon sa baba habang nanonood kayo. Automatic na na mabibigyan ng ating viewers ng subscription. Oo nga pala, sa mga team YouTube natin dyan, meron din tayong membership. Mag-subscribe na kayo sa aming YouTube. Oh, balik na tayo sa Facebook. Support na mga sir. Napakadali lang. 99 pesos lang. Mag-subscribe na. Who discovered aeroplane? Ano? Aerospeed! Magbigayin ng klase ng kape. Oh, yun yung sagot ko, bala ko. O, copy ko. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Yun nga sinasabi ko, wag mo, hindi mo kailangan maging yung tao, bagay o isang ano na hindi naman talaga ikaw. Gets mo yun? Yeah. Eh, kung sinamahan mo na lang siya doon. Tama yun. Kasi dapat yung judgment mo sa isang lalaki, hindi ma-generalize lahat ng lalaki. Kasi iba si ganito. Sa amin, no? Iba kasi ganitong lalaki sa ibang lalaki. Diba? Meron lalaki na strong yung personality, merong may humor pero soft on the inside, di ba? Iba-iba ang mga lalaki, guys. So, huwag niyong i-generalize. Huwag mong habulin ang hindi para sa'yo kasi kada hahabol mo, madadapa ka lang. Masasaktan ka lang, di ba? Hayaan mo ang pag-ibig ang humanap sa'yo. Yes! Diba? Pero, hihingi talaga ako ng payo sa kanila.
kung paano ko matutulungan yung tropa ko. Diba, isipin mo ba lang kung gaano ka kamahal, ka-concern yung mga kaibigan mo. Siguro nga, ang kailangan lang dito, siyempre, communication is the key, tama. O kausapin nyo, pwedeng, kayo nang bahala kung ano, kung sa gusto mo sa inuman. Mga sir, baka naman, mag-support na kayo sa Kuya Nick page. 99 pesos lang. Magkakaroon kayo ng stickers. Saka may chance kayo manalo nito. Plus, may chance ka pang makasali rito. Kung paano, punta ka lang sa page at pindutin mo to. At sa mga ninong natin dyan, pwede na kayong mag-gift ng sub sa mga tropa nating nanonood din. Pindutin nyo lang yung sub icon sa baba habang nanonood kayo. Automatic na na mabibigyan ng ating viewers ng subscription. Oo nga pala, sa mga team YouTube natin dyan, meron din tayong membership. Mag-subscribe na kayo sa aming YouTube. Oh! Radiant Team Band. Hello? Hello, hello, hello. Hello, hello? Hello? So yun nga, as I was saying, good evening! We are back for the Game 3 action of the DPCC Lower Division. At kami pa rin ang makakasama nyo para sa series na to. This is JP. And I am Darkstar Dota. Isi lang kayo dyan sa chat, guys. Pero bago yun manood, guys, share nyo muna yung live stream natin, mga idol. So ito na yung ating game number 3. Na event pa na si Galotra. Pero good sila rin yan for si Galotra. Kasi at least nakakuha sila ng mag-win, di ba? Pero nga, ayan guys. Kung gusto nyo mag-bet, alam nyo na, pnxbet.com, use our promo code, LuponWAC. Promo tayo. Kung may... SB! SB na to, sige. All in. All in. Sige, okay lang. Sound naman ni Luigi mababawasan eh. Dejo lang. Ano lang, maliitan lang. Okay. Sabay ganun no? Para maliit lang mabawas sa'yo. Nakali. Okay. So yun nga, nakahabol pa tayo ng bet sa PNX Bet. Punta na kayo dun mga kaibigan. Tignan nyo kung meron pang available markets and if ever meron pa.